So hello guys, welcome ulit sa aking YouTube channel. So nandito na naman tayo ulit para sa isa na naman bike check. Syempre dito lang yan sa Jacob Bike and Apparel Shop. So nag bike check tayo nung nauna ay yung Kisto Conquest. So bike check ulit tayo na isa pa, kapatid ito ni Kisto. Yan. So ito ay ang Kisto Elite. So bakit ko nasabing kapatid? Kasi magkamukha ng kulay, magkamukha ng lining ng kulay, tapos halos pareha sila ng group set. Yan. Pero yung Kisto Conquest 29er, etong Kisto Elite 27.5. Yan. So ano pa hinihintay natin? Bike check natin ang Kisto Elite. So ayan guys, ang ating Kisto Elite 27.5. So tanggalin lang muna natin yung mga takip. Yan. Para makita natin na maigi yung itsura ng ating, yung ganda ng bike. Yan. So tanggalin natin lahat para makita natin kung gaano kaganda to. Yan. So ayan guys, ulit ang ating Kisto Elite. So unahin natin sa kanyang frame. So ang frame niya black na glossy, tapos may mga lining na blue. So may makikita tayo dito, nakasulat Kisto. So pintura guys ang ating lining, wala akong makapa, pintura yan. Tapos smooth welding. Ayan. May makikita din tayo 27.5, nakalagay Elite and Kisto. Tapos may lining na blue. Dito may nakalagay na Elite. So ayun, manipis dito. Then makapal dun. Tapos smooth weld na rin dito sa kanyang seat tube. Yan. May lining na blue dito sa kanyang seat stay. Dito naman sa chain stay may nakalagay 33 speed 27.5. Tapos dito merong mga hinang, may pagkakahinang, hindi naman masyadong halata. Kung lalapitan mo lang, saka mo lang siya makikita. Tapos ang kanyang head tube, ayan, tapered head tube. Tapered na yung head tube natin. So punta ngayon tayo sa kanyang fork. Eto, interesting guys. Crown alloy. Eto, alloy. So sigurado ko, eto ay magnesium alloy. Ayan, etong pinaka lower nya alloy yan, saka ito. Yan. Ito yung isa pa, naka manual lockout. Tapos meron pa ditong preload. Yan. Ang travel nya ay 100mm, yung kanyang travel ng stanchion, yung bounce bounce bounce. Yan. Syempre gawa yan ng Kisto. So punta tayo sa kanyang wheel set. So ang wheel set niya, ang gulong niya ay gawa ng CST All Terrain na ang sukat ay 27.5 by 2.10. Yan. Yung kanyang rim ay double wall na gawa ng Kisto. Alloy na rin yan guys. Tapos pansinin natin tong nipple niya. Oh. Silver, palagay ko ano to guys. Stainless na to ang ating nipples. Ay yung ano, spokes. Yung hubs niya guys, naka sealed bearing alloy 32 holes. Kung hindi ako lang kakamali, alloy na yan. Syempre sa kabila ganun din alloy, wala akong makita ang pangalan guys eh. 32 holes. Tapos Kisto double wall na alloy. Tapos CST all terrain na gulong. Yan, CST. So punta tayo sa kanyang cockpit. Ayan o, oh, cockpit, handlebar, saka upuan. Simulan natin dito. Seat clamp nya, ayan, alloy yan, alloy. Alloy, yun, alloy. Tapos palagay ko 31.6mm at 350 ang yung haba ng ating seat post. Pedal, yung pedal nya alloy. Ayan. Tapos yung upuan, matulis, manipis,
malambot. Yan. So aero saddle. Yan, ingat ka lang, baka matulis ka nito. Masundot ka nito. Tapos, kung mapapansin mo, yung handlebar, ayun na oh, dikit na siya. Ang haba nito guys ay 820 millimeter ang haba. Yan. So yung grip niya kagaya ng Keystock Conquest, masarap tong hawakan, hindi malagkit, hindi matigas. Tama lang. Next, yung kanyang brake lever ay alloy. At ang kanyang hydraulic brakes ay gawa ng X-Spark Mineral Oil. Sa kabila, ganun din, X-Spark Mineral Oil. Tapos yung kanyang shifter, eto, maganda guys, L2AX. Tapos L2AX. Alam ko ang L2AX ay 11 speed. So titingnan natin. Tingnan natin. Punta tayo sa cogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 speed na niya kang cogs. So tingnan natin kung ano yung mga ngipin niya. So 11. 11 to 36 teeth. Ayan. 11 to 36 teeth. Tapos yung kanyang shifter. RD pala. Sorry guys. RD ay L2AX na 11 speed. Siyempre din tayo sa FD. Ayan. Nakasulat. L2AX na 3x11. So itong kanyang crank. Gawa ng Pro Wheel. May pangalan ditong si Pierre. 170mm alloy. Tapos yung chainring niya ay 22 32 44. At pwede mong tanggalin. Natatanggal, napapalitan yung chainring. Ayun oh, ayun yung tornilyo, guys. Ayan yung tornilyo, 'di ba? Square tapered. Tapos guys, nakalimutan ko, naka internal cabling nga pala ang ating FD saka RD. Isa rito at isa dun sa kabila. Ayan. Madilim. Yon. Tapos yung preno sa likod, ayan, na dumaan sa ilalim. So ito yung preno, ito yung FD, ito yung RD. Ayan. Tapos dumaan dun yung kable ng preno. Ayan. So, punta tayo sa stem. Ayan guys, tumalon tayo. Stem tayo, 70 millimeter na alloy. Tapos merong 1, 2, 3, 4, 5. 5 or 6 yata, pang-anim. 6 na spacer na iba-iba yung sukat. Ayan. Tapos guys, nakalimutan ko sabihin, naka quick release na nga pala yung ating hubs dyan. Harap at likod. Naka quick release na. Ayan. Ayun, quick release. So punta tayo sa kanyang brake caliper. Yung brake caliper niya guys, gawa pa rin niya na X-Spark. Nasa loob ng frame, kaya malinis tingnan. Ayan. So ang ganda yan, kasi nasa loob. Tapos 160mm na rotor. Punta tayo sa kabila. So, ganun pa rin, X-Spark, yung caliper, tapos 160mm na rotor. Yan. So, Pro Wheel, ang ating crank arm, square tapered. Yan guys, ang ating Kisto Elite 27.5. So guys, ayan ang ating bike check ng Kisto Elite 27.5. So, kung gusto nyong bumili, merong available dito sa Jacob Apparel and Bike Accessories sa halagang 15,700 pesos lang. Yan. So, ulitin ko, naka L2AX tayo na 3x11, X-Spark na hydraulics brake, alloy na fork. Yan. Tapos internal cabling at smooth welding. So, kung nagustuhan nyo yung video, pindutin lang ang like at subscribe button para ma-notify kayo. Marami pa tayong iba bike check na video. At syempre, sa abot kaya lang. Dito lang yan sa Jacob. Okay, hanggang sa susunod.
Bye-bye!